Sa video na to, pag-uusapan natin yung dalawang type ng crankset at yung mga differences nila. Kaya umpisa na natin! Bago tayo mag-umpisa, gusto ko muna mag-shoutout kay Little Drummer Boing para sa pagre-request ng video content na to. Merong dalawang types ng crankset na nag-exist sa market ngayon. Yung 3-piece na crankset na kadalasan natin makikita na naka-mount o naka-install doon sa mga budget at sa mga entry-level na bikes. At yung 2-piece na crankset na kadalasan naman natin makikita sa mid-range hanggang high-end na mga bikes. Yung 3-piece crankset ay mas kilala natin sa pangalan na Square Taper, Shimano Isis, Shimano Octalink, at syempre yung SRAM na Power Spline. Yung 2-piece crankset naman ay mas kilala natin sa pangalan na Hollowtech, SRAM Dub, SRAM GXP, at yung X-Type ng Race Face. Pero paano nga ba natin malalaman kung ano yung crankset na naka-mount sa bike natin? Tingnan natin! Ito ay yung isang example ng isang 3-piece na cranks. Malalaman mo yung 3-piece na cranks kung titignan mo yung non-drive side. Ito yung tinatawag natin na crank bolt. Ito yung naglalock dun sa crank sa mismong spindle. And kung mapapansin nyo, yung bearing o yung mismong bottom bracket ay nasa loob ng mismong bottom bracket shell ng frame. Ito ay yung isang example ng 2-piece na cranks. So kung makikita nyo, hollow yung mismong spindle niya. Wala siyang kahit na anong nakalagay na crank bolts. And compared dun sa 3-piece na crankset, yung bearing ng 2-piece na cranks nasa labas ng bottom bracket shell. Merong tatlong marginal advantages yung 2-piece crankset over sa 3-piece na crankset. Yung first advantage is yung stiffness. Mas stiff yung spindle ng crankset natin, mas efficient yung power transfer papuntang pedals. Kadalasan, yung mga square taper na crankset ay meron lang 17mm na spindle diameter compared dun sa 24mm na spindle diameter ng isang Hollowtech galing sa Shimano or yung 29mm ng SRAM Dub. Yung second advantage ng 2-piece crankset sa 3-piece crankset is mas magaan yung 2-piece na crankset. Ito ay yung isang example ng spindle ng isang 3-piece na cranks. Kung makikita nyo, solid na solid to compared dun sa hollow tube spindle na ginagamit ng mga 2-piece cranksets. Yung third advantage ng 2-piece crankset over sa 3-piece na crankset ay yung 2-piece na crankset ay mas less ang flex. Yun ay dahil dun sa outboard bearing design ng mga 2-piece crankset. Ibig sabihin lang nun na yung bearing ng mga 2-piece crankset is nasa labas ng bottom bracket shell compared dun sa bearing ng square taper na nasa loob ng bottom bracket shell. And dahil dun sa wider na bearing placement, nag-act din yon o nagfa-function din yon as extra support dun sa spindle. And that's it! Kung nagustuhan mong video na to, like and share mo sa tropa mo na kailangan ding malaman ng mga bagay na to. Huwag mo rin kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang video na kagaya nito. I'm Bong Salvacion and this is Kamoto Bike Workshop. See you sa susunod na video. Rock and roll!